Be strong. Day goods mga kamaster, welcome again to my channel. And today's vlog mga kamaster is about paano nga ba maging defensive driver. Importante ito mga kamaster, especially marami tayong nakakasalamuhang sasakyan or mga motor sa mga kalsada. And karamihan pa dyan is yung mga tinatawag natin na kamote driver. Kaya panoorin mo to hanggang huli mga kamaster, at baka makatulong ito at para hindi ka na rin maging isa sa mga tinatawag nating kamote driver. Unang-una mga kamaster, keep always a safe distance. Tandaan nyo mga kamaster, the more na mas malapit kayo sa sasakyan na sinusundan nyo, the more na risk ang aksidente. Hindi ko naman sinasabing hindi nyo kayang pigilan ng magpreno or, pero the more na mas malayo ang space nyo, kasi especially mga kamaster, lalo pagka matulin ang takbuhan, kailangan mas malaki yung space na distance nyo sa sinusundan nyo sasakyan. Kasi merong mga pagkakataon na bigla ang banggaan or bigla ang kahit na ano, nasa likod ka, sobrang dikit mo, wala kang ginalocate na space, mabibigla ka na lang or hindi mo na maaagapan. Kasi mas malaki yung space mo mga kamaster, mas malaki yung chances mo na makapag-brake bago ka pa tumama sa susunod na sasakyan na sinusundan mo. So yun mga kamaster, tatandaan nyo yun ha. Keep always a safe distance. Number 2 mga kamaster, always use your signal lights. Napakadali lang naman pong gamitin ang signal lights mga kamaster, nasa likuran lang po ng manibela. Napaka-importante po nito mga kamaster, especially kung 4 wheels po ang ginagamit natin. Dahil ito po ang features ng sasakyan na nag-a-aware sa mga nakakasalamuha natin ng mga sasakyan na kailangan nating mag-change lane or lumipat ng lane. So kung gagamit tayo nito palagi, malaki yung chances na hindi tayo maaaksidente at isa pa tayong matatawag na defensive driver. Kasi alam naman natin mga kamaster, napakaraming motor which is left and right kung mga lumusot sa ating mga sasakyan. Kaya dapat maging alerto ka rin. Pero kung malimit kang gumamit ng turn signal lights, marami rin namang mga nagmumotor na marunong din namang tumingin sa mga signal lights at kapag nakita nila to, hindi na sila sumusunod or inahayaan ka na nilang lumusot pa change lane. So yun mga kamaster. Number 3 mga kamaster, overtake properly and if it is safe. Mga kamaster, ang pag-overtake ay isa pong napaka-risky na maneuver ng isang sasakyan. Kasi marami po ditong kinoconsider. Isa na po dyan yung engine power ng sasakyan mo, yung sasakyan na sinusundan mo, kaya bang lagpasan ng sasakyan mo, then yung driver ba ng sasakyan na sinusundan mo is pagbibigyan ka ba. Kasi mga kamaster, meron din po mga driver na kapag ka alam nilang o-overtaken sila, is lalo nilang tutulinan kasi alam nila na parang nilalagpasan sila or nayayabangan sila, ganun. Kaya medyo mahirap po ang pag-overtake. Kaya nga po, papasok dito yung tips natin na 1 and 2 which is the enough distance and the turn signal lights mga kamaster. Kasi kung meron kong enough distance, kitang-kita mo yung kabilang lane mga kamaster, kung meron bang mga sasakyan na paparating, syempre, mas malaki yung chances mo kung malaki yung enough space mo dun sa sinusundan mo sasakyan mga kamaster. And always overtake on the left side mga kamaster, kasi ito yung side ng driver at malaki yung visualization ng driver sa left side mga kamaster. So yun po. Sa pang tips mga kamaster, follow the traffic lights rule. Isa to sa karamihang dahilan ng mga aksidente sa kalsada mga kamaster, ang hindi pagsunod sa traffic light rule. Kalimitan pa yung mga mag-i-stop or yung magre-red light na. Ugaliin po nating sumunod sa traffic lights mga kamaster. Huwag po nating hayaan na once na lumabas na yung yellow light is magmamabilis pa tayo. Mag-minor na po tayo mga kamaster or magbagal para iwasan po natin ang mga aksidente. So ayun po mga kamaster, another tips, leave early. Alam naman po natin mga kamaster kung gaano kagrabe ang traffic sa Pilipinas. So kung aagahan nyo ang pag-alis mga kamaster, especially kung may appointment kayo, malaki yung chances na hindi kayo mahahassle mag-drive kahit magpa-chill-chill lang kayo dyan mga kamaster. Especially sa mga traffic lights. Meron pa dyang mga 3 minutes inaabot or 180 seconds na pwede ka pang umidlip.
So yun po, another tips po yun mga kamaster para maging isang defensive driver. Leave early. Another tips mga kamaster, huwag kayong masyadong umasa sa mga tech and features ng inyong mga sasakyan. Alam ko mga kamaster, inilagay yan ng mga manufacturer dyan para magkaroon tayo ng mga safety driving experience. Kagaya ng mga adaptive cruise control, lane keep assist, hill start assist, ABS. Ilan lamang po yan sa mga safety features na mga meron tayo sa ating mga sasakyan mga kamaster. Or yung iba pa, wala pa nga yung mga sasakyan ko. Kasi nga basic lamang po. Pero don't rely too much on that features mga kamaster. Kasi nobody's perfect mga kamaster. Hindi natin alam, baka bigla po itong mag-fail. Example, hill start assist. Nasa incline position ka, kampante ka na hindi ka atras kasi na hill start assist yung iyong sasakyan. So alert, hindi ka masyadong alert or awareness sa iyong sasakyan na hindi ito aatras. Eh biglang nag-fail yung hill start assist. Yari. So always remember mga kamaster na maging responsible kayo sa pagdadrive. Ang sarap kaya i-drive ng sasakyan na ikaw mismo lahat ang umukontrol. Yung hindi ka umaasa sa mga tech and features. So yun po mga kamaster. Another tips po. Last tips mga kamaster is yourself. Avoid driving if you're tired or drunk. Mga kamaster, ito po ang pinaka-importante sa lahat mga kamaster, ang inyong mga sarili. Dahil kung kayo ay pagod, nakainom, huwag na po kayong mag-drive or magmaneho. Dahil ito po ang unang-unang nagiging sanhi ng aksidente. Or possible makadamay pa kayo sa mga nakakasama niyong mga sasakyan sa kalsada. Dahil kung kayo ay pagod, stress, or nakainom, lahat po ng sinabi ko mga kamaster is useless or hindi nyo po ito magagawa ng tama. Kaya iwasan nyo pong maging irresponsible driver mga kamaster. Eh yung taong naglalakad na lasing nga hindi na makatayo ng tuwid mga kamaster, yung mag-drive pa kaya. Iwasan nyo po itong maging pagod, stress, or nakainom. Dapat kalmado lang kayo, relax ang inyong isip para malaki yung chances na makakarating kayo sa inyong pupuntahan at makaka-uwi rin kayo sa inyong bahay ng safe. So yun po lahat ng mga tips mga kamaster. Sana po is nagustuhan nyo na naman po yung ginawa kong video. At kung nakatulong po, huwag nyo pong kalimutang i-hit yung like, share and subscribe, pati na rin po ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod kong upload videos. Maraming salamat mga kamaster.